So this is BMW guys, X5 yung four-wheel drive na X5 na BMW. So since meron siyang check engine light, din na-diagnose natin, no? So ang lumabas sa ating diagnostics ito is misfire 5 and 3 cylinder misfire. So itong bank 1 and 2 naging complicated na yan dahil mayroon siyang misfire. Okay? So ang pinakauna nating titirahin muna is ito. Itong misfire cylinder 3 and 5, and then itong mga ito follow up na lang din ito, kasi pagka lumabas ito sabay-sabay na rin itong mga ito, especially itong power supply. So yung power supply, titirahin natin yung palitan natin ng baterya at saka i-delete natin yung mga fault codes. Pagka lalabas siya, again lalabas siya, diagnose ulit natin, and then doon na tayo maka-confirm kung dyan natin maka-confirm kung yun talaga ang sira niya. Pagka lalabas siya uli, once na ma-delete na natin ito, ibig sabihin confirm sira yung kanyang tawag nito, coil pack. Kasi ito guys, spark plug ito, petrol engine ito, petrol engine. So yung coil pack niya 3 and 5 ang sira. So dito i-delete natin. Pagka lumabas pa rin siya, ibig sabihin yun na yung hujat na kailangan ng palitan yung coil pack, no? Complete. Okay. Ayun. So, i-turn off natin yung engine, tapos i-start. Kita nyo, wala na yung check engine light. So i-turn off natin, tapos i-start ulit. Okay. Clear fault codes completed. So wala na dyan. Okay, wala na siya. The following days or weeks, pagkalalabas ulit yun, ibig sabihin, kumpirmado na sira yung kanyang coil pack, no? Papalitan natin. Pagka meron tayong time, papalitan natin ang kanyang coil pack. Okay, mga kaibigan. So, yun. Tapos na ang ating mission dito. Ang ating gagawin ngayon is papalitan natin yung baterya para hindi mawala yung kanyang program dyan. Again, pagpalit natin ang baterya, hindi natin patayin yung makina. Ayan lang natin na naka bukas yung makina para hindi masira yung kanyang mga program. So guys, na-delete na natin yung check engine light. Ang kanyang check engine light is misfire sa cylinder 5 and 3. So more or less coil pack ang sira. So dinilit natin. Ayan, hindi na lumabas. Once again, pagka lumabas yun, ibig sabihin, sira yung kanyang coil pack. Ngayon,
since meron siyang power supply na issue, ang una nating titirahin is papalitan mo natin yung baterya. So sa BMW na X5 03 do, ang baterya is nasa pinakailalim. Buksan nyo yung boot, tapos ganyan siya, meron siyang hook ganyan, ayos din. So para hindi masira yung kanyang program dyan sa dashboard, yung mga time, yung clock, at saka whatever settings that she have there sa kanyang stereo, hindi mabago, ibig sabihin tuloy-tuloy lang, we let the engine running, no? And then to make sure, kukubir, pagtanggal nito, kukubiran natin ng cloth para hindi tayo magka-short circuit, no? Cover the cloth. And then we have to make it pass. Para hindi tayo mano. Kasi ang paraan nito is talagang mabilisan lang talaga. Dahil yung kanyang alternator is nagta-charge, no? So, kailangan mabilisan ang paggawa. Palit ng kanyang baterya. Mabilisan. So, papalitan natin ng baterya habang gumagana yung makina. Small cover with cloth. Take out the negative. Just in case. And then you have to do it fast. Okay, positive niya ngayon. Tandaan natin, nakabukas yung makina, ha? So kailangan natin gawin itong mabilisan. Yan. Gawing mabilisan. So yan. So positive and red, and then negative is ang black. Yan. So yun, nagawa na natin. Okay, close natin. So, yan lang mga kaibigan. Naibalik natin siya na hindi na kailangan
yung kanyang na nakabukas yung makina. Okay. Hindi masira yung kanyang program dyan sa dashboard. So yun. Tapos huwag yung kalimutan ito. Ito yung lock ng kanyang baterya, no? Ito sa loob. Para hindi siya gagalaw. Babalik natin ito. Kanyang lock ng baterya. So ganyan lang pagpalit ng baterya. Napakasimple. Na parang hindi masira yung program nyo dyan sa dashboard. Yung mga lights and everything. Yung mga stereo setup. Ayan nyo lang naka-andar siya yung makina. Tapos ang isa pa, ang ituturo ko sa inyo ngayon, how to know whether or not the alternator is bad or good. Ganito, simple lang. I-disconnect natin yung battery, disconnect natin dito, yung negative terminal ng baterya. Umandar, tandaan, gumagana yung makina. So, pag ito tinanggal natin, tapos nag-cut off yung makina, ibig sabihin, ang alternator is bad. Yon. So since gumagana pa rin yung makina, ibig sabihin nagkakarga yung kanyang alternator, no? So hindi sira yung alternator. Pagkasira ang alternator, tinanggal natin tapos namatay yung makina, yun. Sira yung alternator. Hindi ng power supply. So yun mga kaibigan, ang simpleng tips lang po. So babalik na natin ito. Yung kanyang cover. So ganyan lang siya. Yung sa pagbalik. Dapat meron siyang cover eh. Dapat ganyan eh. Pero since wala siyang cover, cover lang ito sa pangtaas. Ganyan siya dapat oh. Anyway, meron naman siyang stand so hindi siya makakaano sa baterya, no? Hindi siya makasagaba sa baterya. Dahil meron siyang clearance. Talagang dinisign talaga ito. So ganyan yan siya. So ibabalik natin ganyan, no? Kaibigan, mabalik na natin. Okay. Just for peace of mind. Tandaan natin, kailangan siguraduhin natin na walang accessories na kanyang makagawa siya ng grounded wires. Kita natin, meron siyang distance din. Okay, ito ngayon, babalik na natin yung kanyang mga bolts and nuts. Kaibigan. So ngayon, babalik natin yung tire. So ito yung gulong.
natin. Yung pinagulong meron ito, padding. Ayan. Ayan siya, ganyan siya. May padding ang kanyang gulong. Ayan. Cover the whole thing. So ganyan lang mga kaibigan. Ganyan din siya. Lihis mo siya ng konti para ganyan. Tapos ikot. Tunta yung ganyang butterfly bolt na ito, o butterfly nut na ito. Ganyan lang siya. Yan. Tapos yun na yun. Yan na mga kaibigan. Kabit. Ang baterya BMW X5. Thank you.